ini so ngayon ay i-discuss ko naman yung conditional statement using if else nested if else and multiple if else if statement. So ang content ng video na to ay review ng relational operators, logical operators para sa multiple if else statement, and then the if statement, the if else statement, and the nested if statements. So una, conditional statement natin, since kailangan niya ng relational and logical operators, i-review lang muna natin. So ito yung ating mga relational operators, like less than, greater than, equal, less than or equal, greater than or equal, and not equal. So siguro common na sa inyo yung mga ganitong operators, medyo naiba lang itong isang ito, yung equal, kasi naging double equal sign siya. Kasi in C sharp, ang ating equal to relational operator ay double equal sign, dahil nga yung single equal sign ay pinakang assignment operator lang natin. Ibig sabihin ng assignment operator, nag-a-assign tayo ng value sa left variables natin, o sa nasa kaliwang bahagi, ina-assign natin yung nasa kanan na value papunta sa kaliwang bahagi. And then yung not equal, so exclamation mark and then the equal sign. Ibig sabihin nun ay not equal. So in this table, you can see the truth table. So sabi dito, kapag yung 3 is less than 8, ito ay mga example ng true yung result. So 3 is less than 8, kaya true yung result. 4 is greater than 2. Then 7 is equal to 7. 5 is less than or equal to 5. So since equal, kaya true pa rin siya. Kapag kasi less than or equal, kahit alin doon sa dalawa yung tumama, kung equal man or less than. Ganun din sa greater than. Kung greater than yung tumama, true din yung result. Kung equal, true pa rin yung result. And then not equal, so ibig sabihin basta not equal yung dalawa, true yung result. Pero dito sa last column, makikita mo ang expression na to ay lahat ay false yung result. So then the logical operators, so yung logical operators naman natin, meron tayong and, tsaka or and not. So kapag ka and, dapat parehas true yung kaniyang expression para maging true yung result. Kapag naman or, logical or, dapat basta merong siyang true na katambal, basta may true na expression, true na yung result niya. Then kapag naman not, inire-reverse niya or ini-invert niya yung expression, then yun na yung magiging result niya. So ito yung sample natin. If A is equal to B and B is not equal to C, maging dapat parehas true yung ating itong expression na to tsaka ito para maging true yung result. So halimbawa, if A is equal to B and B is not equal to C, the condition will be evaluated to true. Sabihin yung statement na dito ay gagawin niya kung true yung result ng dalawa. So if and only if A is equal to B is true and B is not equal to C is true. Kapag naman or, logical or, if A is equal to B or B is not equal to C. So pagka or, again, basta may true sa isang expression na to, maalin dito sa dalawang ito, true na yung result. So ito yung ating if statement. So, if statement is the most simple conditional statement that enables you to test for a condition. So, branch the different parts of the code depending on the result.
So this is the syntax or the format of command. So ito yung ilalagyan natin ng condition. So kapag yung condition is true, the statement will be executed. So itong statement na to. So tandaan lang na wala tayong semicolon after ng condition, kasi nga yung statement niya sa baba ay kasama niya. So di ba sa di ba ang purpose ng semicolon is to separate your command to the next command. But since this if condition or this if condition statement is associated to their statement, kaya hindi natin dapat lagyan ng semicolon. Okay? So, yun. So, sample. So, yan, ito yung flowchart niya. Condition, kapag tama yung kanyang statement, the statement will be executed. Otherwise, the statement will be skipped or lilikdangan niya. So, in this problem, find the bigger number in two and third numbers. So, ang ginamit niyong variable ay bigger and smaller. Is smaller. So, nag-input tayo ng two numbers dito sa ating second symbol or the yung ating input-output symbol. And then, ang third symbol natin is diamond or the decision symbol, which is dinedetermine natin kung yung bang smaller or the second number is greater than the bigger number or the first number. So kapag tama, kukunin niya or ililipat niya yung value ng second number to the first number para siya yung ma-print or yun yung ma-display. Pero kapag naman no, ay di-skip niya, wala siyang gagawin kundi i-print na agad yung value ni bigger number, then end. So ito yung magiging program niya. So to convert our flowchart, so ito yung code niya. Naglagay lang tayo ng console write line para mayroong instruction sa user na magkailangan niya mag-input ng two numbers. Then since two numbers yung kailangan natin, so we need two variables, yung bigger number at saka smaller number. So integer siya, int type siya, kaya we use int.parse in this program to convert our data. So kasi yung console.readline ang tinatanggap niya diyan ay string. So this string will be converted into integer type para maipasa siya or ma-store siya sa variable natin na dineclare na int or integer type. So then after inputting two numbers, mag-test tayo kung yung bang smaller number is greater than bigger number. So if that is true, kung tama yung condition nito, i-execute niya itong statement nito, which is so yung bigger number is equal to smaller number. So ibig sabihin ang value ngayon ni bigger number ay kung ano yung value ni smaller number. And then ipaparate niya yung bigger number, which is yung value ng ating bigger number na variable. Yan. So i-try natin. So mag-declare tayo ng halimbawa ang gamitin na lang nating variable is integer num1 and num2. So console.writeline enter two numbers, then magpa-input tayo ng num1 console, mag-convert na kita. So we can use convert.2int 32 or yung nasa sample presentation natin na convert integer.parse. So parehas lang yun. Console.readline. So since dalawa yan, kailangan natin ng num1 and num2. Puntan lang natin ito ng variable num2. And then if condition, if num2 is greater than num1,
So, kapag tama, ang value ni num1 is equal to num2. Then, sa baba niya, i-display natin yung value ni num1. Right line, the bigger number is yung value ni num1. Then, console dot read line. Oh, red. Red key na lang. Pwede rin. Ayan. So, for example, i-run natin or just press F5 to run or to compile your program to our program. Yeah, so nakalagay ito na enter two numbers, for example 8 and 94. So the bigger number is 94. So try again natin. Halimbawa 94 and 8. So yung 94 pa rin yung i-display niya. So halimbawa, ayun. So ganun yung ating if statement. Susunod ay yung paggamit naman ng if else. So kanina if statement lang yung ginamit natin, pero ngayon ay if else statement na. So may gagawin na siya kapag ka nagno. So kasi kanina kapag false yung ating condition, nag-i-skip na siya dun sa statement. So ngayon may madadagdag tayong branch or may madadagdag na statement kapag ka nagno. So, nakalagay dito, more complex and useful conditional statement executes one branch if the condition is true and another if it is false. The simplest form of an if-else statement is this syntax. This is the format of the if-else statement. So, if, then the condition, statement 1, else statement 2. So, if the condition is true, the statement 1 will be executed. Otherwise, the statement 2 will be executed. So, ganun lang kasimple yun. Halimbawa, ang gagawin natin, so ito pa rin sample nito, gusto nating i-display kung alin yung bigger number dun sa dalawa, pwede nating dito na ipa-display. So, instead na ganito, dito na natin ilagay. console.writeline, the bigger number is num1, num2. Then, kapag naman nag-else siya, else, ang i-display niya ay itong isa. Ayan. So, ang kanyang i-display dito ay num1. Kapag mas greater than yung num1. So, ibig sabihin dito, if num2 is greater than num1, i-display niya yung num2. Pero kung hindi greater than yung num2 sa num1, ang i-display niya ay yung num1. Pero ganun pa rin yung kanyang yung kanyang output. Ang i-display pa rin niya ay yung greater or yung bigger number. So, halimbawa 94 and 80. So, the bigger number is 94 pa rin. So, for example, ang gagawin natin ay yung pass or fail na grade. Halimbawa, ang gusto nating mangyari ay yung ating nasa ano, yung sample natin sa module na mga conditional statement. Yan. So halimbawa ito yung ating grade.
So ito yung sample natin para sa grade, para magkaroon siya, madetermine niya yung remarks niya kung pass or fail. If grade is less than 75, ipiprint niya yung failed. Otherwise, ipiprint niya yung pass. Okay? So, gawin natin itong flowchart na to. So, gawin na natin dito. Ito na rin ang gamitin natin. Palitan lang natin ng variables. Gawin natin itong grade. Then, console.write, enter your grade. Then, grade is equal to convert.toInt32, then console.readline. And if, so ito na yung condition natin, ito na yung nasa pagka-input natin, may condition tayo, if grade is less than 75, then anong gagawin niya kapag less than 75, ipiprint niya yung remarks na failed. Console.writeLine failed. Otherwise or else, ang ipiprint naman niya ay kung anong nakalagay dun sa ating flowchart, which is pass. Ayan. So again, mag-i-input ang user ng grade. Then kapag yung grade na in-input ni user is less than 75, ito yung gagawin niya. Pero kapag hindi, doon siya pupunta sa else, which is ang ipiprint naman niya ay yung pass. So, itry natin. Enter grade. Halimbawa, 95. So, nakalagay doon ay pass. Next, kapag naman 73 halimbawa, nakalagay naman ay failed. So, dito sa statement nito, pwedeng single siya, pwedeng multiple. For example, in this, pagka siya nag-failed or pagka siya ang grade niya ay less than 75, gusto mong magdagdag, halimbawa, see you next semester. Then, dito naman ay console.writeLine congratulations. Ayan. So, kahit ibig sabihin, kahit ilang statement ang ilagay mo dyan, basta nasa loob siya ng open and close curly braces. Ayan. Okay, try natin. Pag equal sa 75, dun pa rin siya papasok sa else dahil yung 75 is not less than 75. So, pass pa rin siya and congratulations ang nakalagay. Okay, so in this, sa if else, wala din siyang semicolon at ganun din yung else, wala din. So, pag nilagyan natin ito, magkakaroon tayo ng error yun sa else. So, yan. Nakalagay. Dahil sa format natin, sa syntax natin, sa ano, sa ano yung ating kwan. So, sa ating format kasi, ang nakalagay dun, after ng statement ni if, dapat ay si else na agad. So, after ng end mo sa if, dapat si else na agad ang kanyang katumbas. But since nalagyan natin, accidentally halimbawa nalagyan natin ng semicolon yung if, ibig sabihin, ito ay inihiwalay mo sa if condition natin. So meaning, ito ay hindi niya statement, hindi statement ni else. Kaya
parang ang nangyari, statement niya yung semicolon, statement ni if, and then ito ay alien dito or hindi dapat dito. So parang nagganito yung nangyari diyan. So empty statement si if, o wala siyang gagawin kapag ka less than 75, at gagawin niya ito kapag ka hindi siya less than 75. So kaya mag-e-error yung ating if condition kung nilagyan mo siya ng semicolon. Okay? Pag naman ang nalagyan mo ay si else, so wala siyang error, pero itong nasa babang ito ay gagawin niya kahit tama siya sa if condition. So ang mangyayari diyan, kapag yung grade mo ay less than 75, i-display niya ito, ganun din itong nasa babang ito. Doon na-display yung failed sa yung next semester, at ma-display din yung pass, congratulations. Dahil nga, itong statement na ito, itong block of statement na to, ay hindi na-consider na statement ni else dahil nilagyan mo siya ng semicolon. Sineparate mo yung else doon sa statement na nasa baba. So, dapat yan na itry natin. Pagka ang in-input mo ay 70, so dalawa yung output niya, yung failed at saka pass. Pero kapag ka, yun yung error niya. Pero kapag ka naman pasado, okay lang. Kasi ang ma-preprint lang sa kanya ay yung pass and congratulations. Kasi hindi na siya dadaan dito, automatic division sa else. At ito kasi gagawin niya kahit tumama si if or kahit si else. Dahil ito ay parang gagawin niya kahit tama yung condition or mali yung condition. Kasi nga separated siya sa else statement. So, ganun yun. Next, gagawin naman natin itong sunod na example. Start, then read now. So, this sample will display if the inputted number is positive or negative. Parang dito ay mag-a-ask siya ng number sa user, and then if number is less than 0, print negative, otherwise print positive. So, gawin natin, palitan lang natin ito. Then, dito ay nakalagay natin. So, enter a number. Nakalagay natin. So, then, num is equal to convert.toint. Then, nalagay natin sa condition. Sabi doon ay kapag ka yung num is less than 0, ang ipiprint niya ay negative. If num is less than 0, then console.writeLine the number is negative. Otherwise, else console.writeLine the number is positive. Dahil kapag yung num natin is less than 0, siya ay negative. Pag naman hindi siya less than, ibig sabihin siya ay positive. In this flowchart or in this program, yung 0 ay consider as positive, or isasama na natin yung 0 sa positive. So, i-try natin. So, halimbawa ay 20. The number is positive. Kung gusto natin i-display din yung number na in-input ni user, pwede natin lagyan ng placeholder. Halimbawa,
may soldier zero then comma, then yung ating variable na num. So, ibig sabihin yung value ng variable num ay dun madi-display sa pwesto nito ng placeholder na ito. So, mangyari, halimbawa, ang input mo ay negative 10. So, negative 10 ang madi-display dito sa open and close sa place na to. Negative 10 is negative. Then, ganun din halimbawa dito, lalagay natin soldier din. So, para ma-display ko ano yung number na in-input natin, pwede natin gamitan ng placeholder. So, yung placeholder, yung 0 na yun, yun ay number of sequence, sequence yan ng variable natin sa right side. So, enter a number. So, halimbawa 50. 50 is a positive number. Kaya din, 50 is a positive or negative number. Yan. So, yung placeholder na to, ito yung sequence numbering natin kung ilang variables ang ilalagay natin dito. But since isang variable yung ating ipinapadisplay, kaya isa lang yung ating placeholder. Pero ito, ang ibig sabihin ng 0, na yung sequencing yung sequence natin ay nag-i-start sa 0. So kung may susunod pang variable tayong ilalagay, halimbawa 3 variables yan, ay 0, 1, 2 ang ilalagay natin, then separated by comma na yung mga variables natin dun sa right side natin. Ilalagay lang natin ganyan, halimbawa 6, 2, 6, 3, kung meron pa tayong ibang variable na gusto. But in this program, since isa lang yung ating hiningin variable kay user, at gusto lang natin, kasi ang purpose nito ay ma-determine kung yung input na number ay positive or negative. Again, in this program, yung 0 ay consider or sinama natin sa positive number. Halimbawa negative 100. So negative 100 is a negative number. Okay. So, yun lang sa next video na. So, siguro sa susunod na video, sasama yung nested if statement and yung multiple if else if statement. Okay.